Tatlong bagay na makikita mo sa isang successful na tao. Una, nakokontrol na niya ang kanyang galit. Napaka-cool ng taong ito. Hindi basta-basta nagagalit, hindi basta-basta nagwawala, ina-analyze ang sitwasyon bago umaksyon. Pinag-iisipang mabuti, nagdadasal para sa guidance mula sa Diyos at kahit kailan, hindi mo makikita sa kanya na nagmamaktol sa buhay. Hindi basta-basta naninisi ng tao. Inaalam muna niya ang kwento. Kwento ng bawat isa para makaisip ng tamang solusyon. Maingat na maingat ang taong ito dahil alam niyang nagmamatsyag ang mga tao sa paligid niya. Alam niya sa sarili niya na kailangan niyang maging good example para yun ang gawin ng mga taong pinanonood siya. Pangalawa, hindi siya basta-basta nakikinig sa mga taong chismosa at chismoso. Tama, hindi lang naman mga babae ang mahilig sa chismis, kahit ang mga lalaki. Ang taong successful ay galing na sa mga ganitong stage ng buhay. Marami na siyang natutunan sa mga taong naninira ng ibang tao. Naniniwala siya na kapag di siya bumigay sa mga taong ganito, matitigil ang mga chismis na ganyan sa kanyang kinalalagyan. Sa mga ganitong tao kasi, kapag natutunan mo silang patigilin, natitigil na kontrolin kanila. Yun naman kasi ang purpose na chismis nila. Tinitest nila kung kaya kanilang manipulahin. Kung kumagat ka, isang araw, ikaw na ang kanilang biktima. Kaya tama ang iwasan ng mga taong ito at huwag silang patulan. Iwasan sila ng permanente. Pangatlo, lagi silang handang makinig kahit kanino. Ito dapat ang matutunan natin, ang handa palaging makinig kahit kanino. Ganyan kasi ang madalas na ginagawa ng isang tagumpay na tao. Alam nila na dapat may time na sila naman ang makikinig. Dahil sa pakikinig ka, makakakuha ng dagdag kaalaman. Isipin mo, kapag nagsasalita ka o ikaw ang bangka ng meeting o kwentuhan, sinasabi mo lang ang alam mo. Pero kung ikaw naman ang makikinig, nadadagdagan mo ang alam mo. Malaki ang pagkakaiba, malaki ang effect kung magagawa mo. Kahit sa pakikipag-usap sa Diyos, kailangan din natin ng pakikinig. Kailangan din natin ng reply niya sa mga sinasabi natin na sana handang makinig hindi lang ang tenga natin, kundi kasama ang ating puso. Sabi nga sa Proverbs 4:23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it."